nyo. Ang topic po natin ngayon, walang iba kung hindi si Secretary Cheloy Garapil. Siya po ay subject ng atake ngayon ng SMNI sa pangunguna ni Lorraine Badoy at saka ni Eric Celis. Ito pong si Ka Eric, dati po itong miyembro ng NPA na nagbalik loob sa gobyerno at naging mouthpiece ng pakikipaglaban ng SMNI sa New People's Army at CPP. Pero ngayon mukhang seryoso ang alegasyon nitong si Ka Eric Celis sapagkat lantaran niya pong inihahayag sa publiko na ang asawa po nitong si Cheloy Garapil at saka si Miss Cheloy Garapil mismo ay merong association di umano sa CPP, NPA, NDF. At kung sinasabi nila ngayon na ito daw pong si Cheloy ay dating miyembro at tumiwalag na sa CPP, NPA, eh dapat daw pong magsalita ito at tuligsain unequivocally ang CPP, NPA dahil nga po siya po ay miyembro na ngayon ng official family ng Malacañang. Alam nyo, napakaseryosong alegasyon po nito na dapat po nating talakayin sapagkat sabi nga po natin sa ating programa palagi, nandito rin po tayo para po suportahan ang ating mahal na Pangulo at ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Isa po sa kanyang pinagkakatiwalaan ngayon ay si Secretary Cheloy Belicarya Garapil. Kaya ipagtatanggol po natin sa abot ng ating kaalaman itong si Secretary Garapil. Ayon po dito sa programa ng SMNI kahapon po ng umaga, tinapik po nila ito pong si Secretary Garapil. Pero nagtataka ako, bakit ngayon lang? Bakit kung kailan ang appointment nitong si Secretary Garapil na ad interim appointment ay kinumpirma na ng Commission on Appointment? At bakit ngayon lamang kung kailan naging successful ang panawagan ng gobyerno sa mga nagtigil pasada at lumabas itong issue na ito ng SMNI? Bakit ngayon? Napahiya ba ang Duterte administration? Dahil ang Duterte administration ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon ang implementations ng modernization sa mga public utility jeep. Kaya naman humahanap kayo ng butas para sirain ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos at higit sa lahat palabasin sa publiko na walang kwenta ang ginawa ng kanyang sekretary sa Presidential Communications Office at ang kasama nito nung nakipag-usap ito sa Transport Group. Kung meron mang basihan ang mga sinasabi na ito nitong si Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric, tingin ko dapat dalhin po ito sa proper forum. Hindi yung hayagan ninyong sisirain sa harapan ng publiko at the guise of using daw, di umano, allegedly, para kayo ay hindi makasuhan ng cyber libel. Ngayon, panoorin natin ito pong mismong programa kung saan direktang sinabihan nitong si Ka Eric, si Cheloy Garapil na merong association sa CPP-NPA. Panoorin po natin ang video na ito, mga tol. Ayan natin. Nang magkaroon po ng welga na udyok at sulsol ng CPP-NPA-NDF nitong March lang, Ma'am Lorraine. Yeah. Dahil daw sa Jeepney Modernization Program. Ang unang lumabas na sungay ay sungay ng CPP-NPA-NDF sa mukha ng pisto at manibela na kanilang sinasakyan. Pero ang kanilang pang-uudyok, tinapatan po ng mamamayang Pilipino, tinawag itong sabotahe sa ekonomiya, pananabotahe sa manggagawa at mga kabataan, at pananabotahe sa buhay ng Pilipino habang bumabangon tayo sa pandemya, epekto ng 2.5 years almost na gumapang ang ekonomiya natin. At so, point by point tayo dito. Hindi naman natin ikinakaila na sa ating pananaw, meron talagang infiltrations na nagaganap sa mga rally-rally. Kahit anong rally, hindi lamang sa transport group. Ang CPP, NPA, NDF ay nag-i-infiltrate sa mga grupo na yan para maghasik ng kanilang mga maling ideolohiya at himukin ang mga grupo na magalit sa gobyerno. Wala diyang problema. Ang problema, lahat ng mga sasabihin itong si Ka Eric ay nanggaling sa kanyang bibig. Nanggaling di umano kay Ka Peter
o kung sino man ng mga dating miyembro ng NPA, lahat ng galing sa inyong mga bibig, wala naman kayong pinangahawakan na matibay na ebidensya. Kung aming matatandaan, sinubukan niyong sirain ang dating National Security Advisor na si Professor Clarita Carlos. Pero napahiya kayo, Eric. Napahiya ka, Badoy. Sapagkat lumalabas na hindi totoo ang pinagsasasabi ninyo sa inyong programa nung mga panahong iyon. Sinabihan ninyo na nakabili ng sasakyan na mamahalin itong si Professor Clarita Carlos. Pero it appears na hindi totoo. Ngayon, sa tingin ninyo, maniniwala kami sa sinasabi nyo ngayon nang wala naman kayong nilalatag na ebidensya kung hindi mga bibig nyo lamang? Eric, tuloy tayo mga tol. Ang ating mga pag-eskwela. Ngayon, despite of this, na less than 5% ang affectation sa Metro Manila and less than 2% ang affectation nila sa buong Pilipinas at hindi sila pinansin ng mamamayan, nagalit ang taong bayan sa CPP, NPA, NDF like Alliance of Communist Teachers, Piston, Karapatan, NUPL din ang nagagabrela at ang KMU at ang Piston Manibela, bigla silang pinatawag, Ma'am Lorraine, Brother Franco, ng isang sekretary sa Malacanang. Ng isang sekretary sa Malacanang. Sino? Ang tinutukoy niya dito si Secretary Garapil. By the way, itong red identifications na ginagawa ng programa na ito ng SMNI, ng mismong SMNI, ay gawain ito ng previous administrations. They are always identifying persons or group na related sa CPP, NPA, NDF. Pero ang problema, nasaan ang mga ebidensya? Yun ang problema kasi. Biruin nyo, natapos ang nakaraang administrasyon, they identified certain groups, particular ang Makabayan Block. Hanggang ngayon, nandiyan sa programa eh. Hanggang ngayon, nasa Kongreso. Lehitimo ang associations. Kung talagang totoo ang sinasabi nyo that these groups are identified as supporter, active supporter sa mga CPP, NPA, eh dapat nung panahon pa lamang ng Duterte administrations with all the resources that they have, ano ba yung mga resources na tinutukoy natin? Intelligence unit. Bakit wala man lang napatunayan? Bakit ang mga party list na ito ay patuloy na nagkakaroon ng representations sa Kongreso? Kung talagang totoo ang sinasabi ninyo, dapat pilan nyo ng kaukulang diskwalifikasyon siguro sa COMELEC nang sa ganon, itong mga representations ng party list na ito ay totally matanggal na. By the way, parang meron ganong pagpipila ng disqualifications eh. Pero bakit hanggang ngayon walang resulta? O marahil lahat kasi ng mga sinasabi ninyo ay galing lamang sa inyong mga bibig, Kaeri. Ngayon, kung totoo yung mga sinasabi ninyo, dapat hindi lamang nanggagaling sa bibig. Alam nyo naman kung paano umiiral ang hustisya dito sa atin. Unang-una sa lahat, ang pinakamahinang ebidensya ay ang testimonya. Hindi mo kinakailangan maging abogado para malaman iyan. Kahit ako, hindi ako abogado. Ang pinakang mahinang testimonya ay ang pinakamahinang ebidensya ay ang testimonya. Kasi bakit? Subject ito ng lies. Subject ito ng prejudice. Subject ito ng biases. Depende sa paniniwala ninyo. Katulad kayo, naniniwala kayo na ang magaling na pangulo ay si Duterte. Eh mukhang tinataob siya ngayon ng bagong pangulong si Pangulong Marcos Jr. Kaya hindi nyo matanggap na sa kanyang pamumuno, lahat ng mga problema na iniwan niya sa kanyang gobyerno ay unti-unting sinusolusyonan ng kasalukuyang gobyerno. At isa ito, yung modernizations ng public utility jeep. Mali ang implementations ng nakaraang administrasyon. Kaya nagkakagulo. Kaya ang mga transport sector nagrarally. Ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Pag-aralan. Kapag ka pwede pa at hindi naman mapanganib, ipagpatuloy. Ano ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan? Paguhulihin.
pagsisirain. Naalala niyo yung vlog nitong si Palerista? Nandoon yung clip ng video kung saan sinambit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung gaano siya ka-authoritarian sa kanyang pamumuno. Na pagka gusto niya dapat mangyari. At bawal i-criticize. Ngayon, tuloy tayo dito sa pambibintang nitong si Eric kay Cheloy Garapil bilang miyembro ng CPP, NPA at NDF. Gulat tayo bakit na nagpatawag si Secretary Garapil ng Presidential Communications Office at may isang representante from the Office of Executive Secretary Bersamit. Okay. Saan kayo magugulat diyan, Ka Eric? Ano ang dapat mong ikagulat? Presidential Communications Office. Ang name itself, sasabihin na kagad kung bakit siya ang nagpatawag eh. Kaya nga communications, di ba? To communicate with the public. Alam nga naman magpatawag doon, DILG. Alam nga naman ang magpatawag doon, DOJ. Alam nga naman ang magpatawag doon, DSWD. Siyempre, kailangan ng gobyerno i-communicate ang kanyang sarili doon sa sektor na mayroong problema. At yon ay pangunguna ng Presidential Communications Office na it happens to be the secretary is Cheloy Garapil. By the way, nung isang araw kinumpirma ng Commission on Appointment ang ad interim appointment nito pong si Secretary Garapil. Basahin po natin ang balita. Ayon po dito, opisyal nang kinumpirma ng Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Attorney Cheloy Belicaria Garapil bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Kahapon, Marso 15, nangako si Secretary Garapil na isusulong ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa publiko. Inilalahad din niya o inilahad din niya ang mga planong programa ng ahensya kung saan lalong itaguyod ang media literacy sa grassroots level. Ito po ang mga ebidensya ng kumpirmasyon nitong si Secretary Garapil bilang permanent secretary ng Presidential Communications Office. Going back sa issue nitong si Ka Eric. Ka Eric, to communicate, kaya si Secretary Garapil ang nagpatawag doon sa grupo. Kasi alter ego ng Pangulo. Mouthpiece, ika nga. Pero hindi siya katulad ng Pangulong Duterte na kinakailangan pa ng spokesperson para lamang iparating kung ano ang ginagawa ng kanyang gobyerno. Ang Pangulong Bongbong Marcos mayroong sariling disposisyon kung paano sasagutin, katalinuhan, kakayahan kung paano sasagutin ang mga katanungan ng media sa kanya. Hindi niya kinakailangan ng spokesperson. Pero bilang sekretary ng Presidential Communications Office, eh tingin ko, tama lamang na si Secretary Garapil ang magpatawag kasi may problemang ipinararating no matter what kung anong grupo ang kinabibilangan ng mga taong nasa likod ng sektor na yan. Kahit yan ay mga CPP, NPA, NDF, kailangan kausapin niya ng gobyerno. Tuloy tayo dito mga tol. Ito by the way, ito yung sinasabi niyang pagpapatawag. Panoorin po natin. Transfer groups na Piston at Manivela ang kanilang welga. Ito'y matapos silang makipagpulong kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil sa Malacanang. Sinabi naman ni Garapil na nailabas ni na Piston President Modi Floranda at Manivela leader Mar Valbuena ang kanilang karaingan. Kabilang dito ang pagtutol na alisin ang mga traditional jeepney sa mga lansangan na pagkasunduan. Okay, ngayon, anong problema? Eric, kung nakipagpulong man itong si Secretary Garapil sa sinasabi niyong miyembro ng CPP, NPA, NDF, anong problema dyan? Pagkakalaban ba ng gobyerno, hindi na pwedeng kausapin? Kapag ka CPP, NPA ba, hindi na pwedeng magbalik loob sa gobyerno? Ikaw nga mismo eh, nagbalik loob ka sa gobyerno, di ba? Anong masama dito sa pakikipag-usap ni Secretary Garapil? I-assume natin ngayon na totoo itong CPP, NPA, NDF. Masama ba na sila ay makipagtalakayan sa isa't isa? Kung ang ikariresolba naman ito ay problema, hindi lamang ng sektor nila, kung hindi ng sambayan ng Pilipino? Yung National Transport Group hike ngayon, tigil pasada, paparalisahin nun ang ekonomiya ng bansa. Kaya gumawa ng kaparaanan ng ating Pangulo
sa pamamagitan ng pakikipag-usap dito. E sino ang i-expect mong makipag-usap? DSWD, DND, DILG, DOJ, DTI, DFA, anak ka ng teteng. Siyempre yung communication arm ng ating gobyerno. Yun ang makikipag-usap dito. Kapag ka kinausap ni Secretary Grapil, parang nakipag-usap na rin ang Pangulo sa kanila. Balik tayo dito kay Ka Eric. So, undersecretary yun. Ngayon ang tanong, ang kinausap nila si Moody Floranda na isang operatibang sindikato sa trans... inakusahan niya na, operatibang sindikato, saka ito. Itong dalawa ang tinutukoy niya. Tingnan natin kung gaano ka-libelous ang mga sinasabi dito nitong si Kairi. Transport group ng CPP, NPA, NDEP sa mukha ng piston. At ito din ang nagbabarena at nanguudyok sa Manibela kasama si Mar Balbuena na kuno-question ng kanyang involvement sa transport group kasi hindi naman siya transport driver at hindi rin siya taxi driver o jeepney driver. Ito ay negosyante at diskartidor sa mga in terms sa mga transport na mga pag-aariglo. Ang lumabas na pangalan ay si Secretary Garafel Cheloy, tama ba? Cheloy Garafel. At ang lumalabas dito, nagtatanong sila na alam na ng taong bayan ibinubunyag na na itong si Moody Floranda ay CPP operative, bakit kailangang ipatawag siya sa kanyang watusi sa butahe na wala namang size? Ngayon, Ka Eric, alam nyo pala na itong mga kausap ni Secretary Garapil ay CPP-NPA, mga sindikato, bakit nung panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi nyo sinampahan ng kaso ang mga ito? Diba? Yun lang yun eh. Bakit ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos gagawin yung issue yan? Saka, inuulit natin, hindi porket associated ito sa CPP-NPA ay pwede na silang hindi kausapin. Walang ganon. Kahit rebelding aktibo, kahit terorista, dapat kausapin. Kasi ang intention kapayapaan, di ba? O ipagpapalagay natin sila ngayon, miyembro. Hindi na sila dapat kausapin? Dapat pa rin kausapin, Ka Eric. Kaya nga whole of nations approach. Hindi nyo alam kung ano ang nasa likod ng pag-uusap na yan. Kayo nagsasalita lang base sa inyong mga prejudice at sa biases ninyo. Yung mga personal prejudice ninyo. Kaya kayo nagsasalita, I believe. Ito, paniniwala ko ito. Kasi timing na timing yung pangyayari sa pagkaka-appoint permanently ni Secretary Garapil at the same time, yung pagiging successful ng pag-uusap na ito. Hindi nyo matanggap na nasolusyonan ng kasalukuyang gobyerno ang problema na iniwan ng tatay nyo. Yon ang katotohanan dito. Tapos ngayon, humahanap kayo ng butas base lamang sa mga bibig ninyo nang wala namang kaukulang ebidensya. Sino ngayon ang paniniwalaan namin? Ang gobyerno ng Marcos o kayo, Eric? Kahit sabihin mong dati kang CPP-NPA, kung wala kang inilalatag na ebidensya, hindi kami basta-basta maniniwala sa iyo. Isa ka rin bolero eh. Di ba? Pag nasa programa mo nga, halos hindi makapagsalita sa iyo eh. Even yung kapartner mo eh. Halos hindi makapagsalita sa'yo, kuha ka ng kuha ng mic eh. Kasi ang daldal mo, Eric. Tapos ngayon, pinuputakan mo si Secretary Garapil. E nire-resolve niya lamang yung problema. Higit sa lahat, Eric. Ang mga nakapaligid ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos, mga dating tauhan ni Rodrigo Duterte, ang National Security Advisor ngayon, si Eduardo Anyo, ang Defense Secretary ngayon, Officer in Charge, si Senior Undersecretary Carlito Galvez, at iba't iba pang mga opisyales, partikular ang AFP Chief na si General Andres Centino. Sa tingin mo, Eric,
hindi nila alam yung mga sinasabi mo? Kung totoo man yan? Aba, minamaliit mo ba ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos? Na ikaw tama ka, sila tanga-tanga? Kasi hinahayaan nila na yung isang miyembro ng CPP-NPA, kung ito man ay dating miyembro, nakakapasok at nakakalapit sa Pangulo. Ang galing mo, sila bobo? Ganun ba yon, Eric? Naknang teteng, tuloy tayo rito. At pag alis nila doon, ay parang lumabas na bida sila. Nilegitimize ang kanilang pananampalataya ng Malacañang. Yes. Hindi natin alam, it was an order of the president. And Piston is a... Bakit ililegitimize ng Malacañang? Eh maliwanag ng pag-uusap yan. Pinag-usapan ba nila yung maling kaparaanan ng mga CPP-NPA kung totoo ang sinasabi nyo? Hindi naman. Ang pinag-usapan nila kung paano susolusyunan ang sektor ng transportasyon, partikular ang public utility jeep modernization. Yun. Lahat ng sinasabi nyo dito, bukang bibig nyo lamang, wala naman kayong ebidensya. Pero ang mahirap dito, may mga nanonood sa inyo at naniniwala sa inyo agad. Yun ang problema. E kung ako dito, sa mga taong ina-identify nyo as CPP, NPA, NDF, ididemanda ko kayo ng cyber libel eh. Oo. Kung ako ito, sinasabihan itong si Eric, ididemanda ko ng cyber libel ito, hindi ako magdadalawang isip. Kasi sinisira nila ang reputasyon ng isang tao. CPP front organization na may underground connection sa CPP, NPA, NDF. At hindi tayo nagkulang dyan. At lumalabas dito ngayon ang mga ganitong data na ang grupo ni Cheloy Garafel, who is the communications officer of President Bongbong Marcos, at ang kanyang asawa na si Eric Garafel. Direktang allegation ito. Okay? Kung ako, iko-call out ko ang attention dito ngayon ng asawa nitong si Secretary Garafel. Kasi kay Secretary Garafel, pwede, public servant siya. Pwede niyang palagpasin ito. Pero yung asawa nitong si Secretary Garafel, aba, hindi yata tama na palagpasin niyo ito. Kasi masisira ang inyong reputasyon, pati ang pamilya ninyo, pati ang pagiging press secretary nitong si Secretary Garafel. Dahil seryosong seryoso ang alegasyon na ito ni Eric. Konektado pala ito sa isang FQS first quarter storm veteran na Communist Party leader na si Julius Fortuna. Patay na ito. Ayon kay Kapiter Muto. At kolektib niya ito dati. Nakilala niya ito ay mga kabarkada. Oh, ito na. Mga kabarkada, kainuman at regular na kamiting ng active CPP, NPA, NDF operatives. Oh my. Yan ha, seryosong akusasyon yan. Mr. Garafel. Ha? Baka naman, tingnan natin. Para nang sa ganun, maliwanagan din kami. Kasi kung totoo ang sinasabi nitong si Eric, eh hindi naman tama siguro na kayo bilang asawa ng sekretary na malapit sa ating Pangulo ay nakikipag-associate sa CPP, NPA, NDF. Pero walang problema, tandaan po ninyo ito ha. Ang pakikipagkaibigan doesn't mean pakikipagtulungan. Magkaiba po yun. Pwede kang magkaroon ng kaibigang kriminal pero hindi ka nakikipagtulungan sa pagiging kriminal ng tao. Pwede rin magkaroon ka ng kaibigan na isang kriminal, ngunit hindi mo naman pala alam na kriminal yung taong kaibigan mo. Ganun yung mga possibility dito. Pero itong si Eric, direkta niyang sinasabi na masama ang ginagawa nitong si Eric Garafel, ang asawa ni Secretary Cheloy Garafel. Sila Caloy Sarate, Tonio Cruz, and lumalabas pa pati si Ronaldine Olea ng bulatlak.com. So sino si Carlos Sarate? Yan, si Angela Ella Colmenares. Kaya yung Ella na kaibigan namin ay hindi yung Colmenares dito. Yan, si Ella Colmenares ay naging NPA yan. Kapatid ni Angel Oxin yan. At naging NPA sa Quezon Province. Yan ang may naka-glasses. At ito si Caloy Sarate. Yan yung mga kainuman ni ano ni Eric Garafel. Ni Eric Garafel. At tinatanong ngayon natin, si Eric Garafel ay asawa ni Cheloy Garafel, na Presidential Communications Officer ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Sarate, ayan si Tonio Cruz, at saka si Olea, ay nagpapatakbo ng CPP platform na ipinasarado ito. Ngayon, babalikan natin sila.
Ang date is February 23, 2021. Bakit ngayon lang, Eric? Bakit nung panahon ng Duterte administrations, hindi nyo pinopoint out ang mga issues na ito? Kung pinoint out man, dapat kinasuhan nyo sila. Ang mahirap kasi, itatrial by publicity nito ninyo ang mga tao na ito nang wala naman kayong lehitimong ebidensya maliban sa mga bibig ninyo. Yon ang mahirap. Tapos dinadamay nyo pa ngayon ang isang sekretary na gumawa lamang ng kaparaanan para solusyunan ang problema sa transport nitong nakaraang linggo. Isang linggo na tigil pasada. Sa second day pa lamang, solve kagad ang problema. Hindi nyo ba matanggap yon? Kasi bakit? Tinamaan na naman ang ego ninyo bilang supporter ng dating administrasyon. Hindi nyo matanggap na ang kasalukuyang administrasyon nare-resolve ang mga problema na iniwan ng nakaraang administrasyon. Yun ang nakikita ko dito eh. Ano? Yung timing ng paglalantad ninyo nito sa harapan ng publiko ay bakit kung kailan nakagagawa ng mabuti ang gobyernong ito. Kung kailan nakagawa ng mabuti ang gobyernong ito, saka nyo susubukang sirain. Parang nung nakaraan, kay National Security Advisor Professor Clarita Carlos, kung kailan tahimik lamang siyang nagtatrabaho at nagiging epektibo ang kanyang pagiging National Security Advisor, ginibani nyo. Ginawa nyo ng kung ano-anong issue. Nagtagumpay kayo kasi nagbitiw yung matanda. Eh, pasensya na po kayo, Professor Clarita Carlos. Matanda naman po talaga kayo, 76 years old na kayo. Oh, nagbitiw kasi hindi niya nakaya ang politika. Hindi siya sanay sa pamumulitika. Pero hindi siya pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos kasi tiwala sa kanya si PBBM. Now, kay Secretary Garapil, sa tingin niyo walang tiwala ang Pangulo? Meron. At sa tingin niyo hindi yan background ng ating gobyerno? Lahat ng mga nasa paligid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko, lahat yan binabackground ng intelligence unit ng ating PNP, ay ng ating gobyerno. Ano? Hindi niya nahahayaan pa. Ito ang masasabi ko lang sa inyo mga tol. Ano? Naniniwala ako na hindi nahahayaan pa ng ating Pangulo na mangyari ang nangyari sa kanyang ama, na siya ay tinraidor ng mga taong nakapaligid dito. Enough is enough, ika nga. Hindi na pwedeng maulit pa yung ginawa nila sa nakalipas na panahon sa anak dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung ako, bilang Pangulo, ginawan mo ako ng pagkakamali noon, dapat isasaalang-alang ko na lahat ng mga sirkumstansya noon na hindi na maulit sa kasalukuyan. At tingin ko, yun ang malawak na kaisipan na gumagana kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung sinasabi ninyo na itong si Cheloy Garapil, pati ang asawa nito, ay miyembro ng CPP-NPA o dating miyembro, eh, imposible naman na hindi yon malaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung sakaling totoo man, Eric, na ito ay dating miyembro ng CPP-NPA, si Cheloy Garapil, alam yon ni PBBM. At alam niya kung paano kumampi sa isang tao na nagbabagong buhay. Parang ikaw, di ba? Ang problema lang sa iyo, Eric, hindi ka kasi nanalo. Hindi nanalo yung sambayanan mo na ibinoto ko. Eh, salamat na lamang siguro na hindi nanalo kasi wala eh. Ang inaasahan na lang namin sa iyo, puro na lang salita. Salita kayo ng salita sa inyong mga programa, wala naman kayong nilalantad na ebidensya. Dapat pag kayo'y nagsasalita, kaakibat nito ang matibay na ebidensya. Huwag kayong magsasalita nang wala kayong ebidensya. Ang problema, salita kayo ng salita dito. Sinisira nyo ang gobyerno, sinisira nyo ang mga tauhan ng ating Pangulo. Tapos wala kayong inilalatag na ebidensya maliban sa inyong mga testimonya. Ng panahon ni Secretary Esperon at ni Pangulong Duterte ang bulatlat.com at Pinoy Weekly. Hmm. At ngayon ay bumalik sa pag-ooperate. Again, i-confirm namin itong si Sarate, itong sila Ella Colmenares na kapatid ni Angel Oxin, sila Tonio Cruz na nasa picture, ay regular na kahalubino ng asawa yan, ha? Ni Secretary Garapil. Okay, ngayon, last point. Huwag kayong hihingi ng paumanin, ha? Baka humingi kayo ng paumanin sa mga susunod na araw kapag kinall out ang atensyon ninyo. Bakit? Nangyari ito sa nakalipas na panahon. Nung nired tag ninyo
inakusahan nyo si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Hindi ba kayo nag-iisip na yung tao, more than 30 years of active service, lumalaban sa mga kalaban ng gobyerno, a decorated soldier and general, tapos sasabihin nyo ng ganon na ito ay associated, nakikipagtulungan sa CPP, NPA, NDF? O anong nangyari? Nag-public apology kayo kasama ng chairman ninyo na si Kibuloy. Humingi kayo ng public apology. Kasi bakit? Hindi totoo yung mga pinagsasabi ninyo. O ngayon, dito kay Mr. Eric Garapil, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Inuulit ko, kung ako si Eric Garapil, ididemanda ko ito, si Ka Eric. Kasi paninirang puri po ang ginagawa niya rito. Isa sa mga punto kung bakit merong libelo ay para protektahan ang reputasyon ng isang tao. Tandaan natin, hindi porkit nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka na pwedeng isampahan ng kaso. One of the essence of libel ay para hindi mo i-foot ang bata sa iyong mga kamay. Kung meron kang nakikitang kasiraan ng isang tao, merong legal na proseso at hindi mo dapat ilagay ang batas sa iyong mga kamay by publicly announcing that this person is bad or kung ano man ang kanyang mga ginawa sa ating lipunan. Kung meron kayong ebidensya, dalhin nyo sa proper forum at huwag sa publiko. Hahayaan ninyong masira ang pangalan ng tao sa harapan ng publiko para lamang yung mga point ninyo maipakita ninyo sa public. Mali yun. Ang karapatan natin sa pananalita, kay Eric, alam na alam mo yan. Matalino ka eh. Hindi absolute. Diba? Naging bisita ka rita dito sa programa ko last year. Nung tinatry kong subukan na ipanalo sa abot ng ating makakaya ang iyong party list, ipinangampanya kita personally dito sa programa ko. At sabi mo nga doon, hindi absolute ang ating karapatan sa pagpapahayag. Lahat merong limitasyon. At ang ginagawa nyo ngayon dito sa programa mo sa SMNI ay limitasyon po iyan, sobra-sobra. Paninira na yan. Hindi na yan makatuwiran. Huwag kayong hihingi ng public apology kapag kayo idinemanda rito. Ha? Magkakasubukan kayo dyan. Kung ako, si Eric Garapil, katukayo mo pa, eh idedemanda kita. Paninirang puri. Kasi nasisira ang pangalan niya. Eh ano ngayon kung magkakaibigan ng mga ito? It doesn't mean na ito ay nakikipagtulungan sa CPP-NPA. Lalong-lalo na sasabihin nyo rito, dating miyembro ng CPP-NPA, itong si Garapil. Na si Eric Garapil na protege or bataan ni dating CPP cadre Julius Fortuna. Okay. Ngayon ang tanong natin, delikado ba ito? At questionable ba ito sapagkat siya ay nasa gilid ng presidente at ang mga schedule at dokumento pertaining to internal affairs of Malacañang ay pwedeng lumabas dito. Again, ulitin ko. Ngayon, in fairness sa'yo, Eric, kung talagang meron kayong malasakit sa Pangulo, dapat huwag niyong daanin sa programa ninyo. Ano? Parating ninyo sa mga malalapit sa Pangulo. Nandiyan si Secretary of Education's Vice President Sara Duterte na every now and then nakakausap ninyo. Pwede niyo namang ibulong yan. Ang nangyayari kasi, tina-trial by publicity nyo yung tao. Inaakusahan nyo sa harapan ng publiko para palabasin na ito hindi mabuti at kayo mabuti. Kayo may concern sa gobyerno, kayo may concern sa publiko, pero yung ito nagpapanggap at baka traidorin pa ang gobyerno. Yon ang lumalabas dito sa mga statement ninyo. Nangyari na po ito noong 2018, babasahin ko po ang isang report. Para maintindihan ni Secretary Garapil ang kanyang ginagawa, this is not a question of association. This is a question of loyalty and security of the Republic. Loyalty to... Masusukat mo ba ang loyalty ng isang tao dahil lamang dyan sa babasahin mo, Eric? Masusukat mo ba ang loyalty ng isang tao dahil lamang sa nakaraan nito? Hindi. Kung ano ang kasalukuyan at hinaharap, doon mo malalaman kung ano ang loyalty ng isang tao. Ikaw, isa kang halimbawa
ng kasalukuyan at hinaharap. Kasi kung pagbabasihan natin ang nakaraan, Judas ka, Eric. Ilan ba napatay mo? Ilan ba ang sinira niyong buhay? Pero yon pinipilit natin kalimutan. Kasi nakatingin tayo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tapos palalabasin mo sa katauhan itong mag-asawang garapil na sila ganito, masama, ikaw mabuti. Anong pinakaiba mo sa kanila? Kung totoo ang sinasabi mo, ha? Sa'yo merong exceptions kasi ikaw ngayon lumalantad, nagsasalita sa gobyerno. Hindi naman ibig sabihin na ang isang tao porkit hindi lumantad, eh hindi na mabuti, hindi na loyal sa gobyerno. Iba-iba lamang ang inyong mga kaparaanan. Huwag mong itulad sa'yo ang mag-asawang garapil kung totoo ang sinasabi mo na sila ay CPP-NPA. The Republic in loyalty to the President and security of the nation and of our government. This is an alarming pattern of CPP Special Infiltration Operations line. Itong nangyayaring ito ngayon, ito ang source natin, Mother Franco, very private siya. Sapagkat ang linya nila ngayon ay dumadaan sa presidential communication line. May question mark ako dito. Totoo ba ito, Secretary Garafel and Ginoong Eric Garafel, the husband of Secretary Garafel, na itinuturong ang leakage of sources of information ngayon papunta sa CPP, NPA, MDM nang gagaling sa Malacañang mismo? Oy, Eric, alam nyo, unti-unti nang nililinis yung mga nagli-leak ng informations kasi allegedly, ang mga yan ay mga previous appointee ng dating executive secretary na ngayon, unti-unti nang nalilinis. Ngayon, going back, Eric, dito sa sinasabi ninyo kay Mrs. and Mr. Garapil, that is a serious allegations. Sa akin lang, sana huwag kayong mag-public apology sa hinaharap. At para naman sa ating secretary at sa kanyang husband, take legal actions dito. Hindi porket kayo ay public servant, hindi na kayo pwedeng ma-offend, hindi na kayo pwedeng masira ang reputations po ninyo. Gobyerno ang nasisira dito. Kung talagang malinis po kayo, Secretary Garapil at ang inyong asawa, you take legal actions against this program, particularly against Eric or Jeffrey Celis. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ano ba ang masasabi ninyo sa issue na ito na ibinabato po nila kay Secretary Garapil? Basahin ko po muna ang inyong mga komento.